You can never put a good person down. Subukan mo man pabagsak, ipahiya, siraan ang isang mabuting tao, isang tapat na tao, yung taong yan ay tatayo at tatayo pa rin. Ang taong yan, babawi at babawi pa rin. Ang mga taong tapat at mabubuti, lalong-lalo na pag sila ay tapat sa Diyos, tinutulungan sila ng Diyos. Sa anuman mahirap at mabigat na sitwasyon, ang isang mabuting tao, kaya niyang tumayo muli, kaya niyang bumangon muli sa tulong ng Diyos. Hindi ka makakabangon sa paninira ng ibang tao kung magpapasira ka. Tandaan niyo po yan. Bakit mayroong mga tao depressed, nalulungkot, sumusuko? Dahil sinusuko nila ang kanilang sarili. Pero kung isusuko mo ang iyong sarili sa Diyos, kahit na anong itapon ng buhay sa iyo na problema, kakayanin mo. Amen? Kahit na anong paninira ang gawin ng ibang tao sa iyo, kakayanin mo. Ano ang sinasabi sa libro ng Propeta Jeremias? Napakaganda. Ang isang tapat at banal na tao ay para daw isang halaman na nakatanim malapit sa ilog. Ang kanyang mga ugat ay nakakatanggap ng lakas galing sa tubig. At ang punong ito ay palaging buhay. Ang isang tapat na tao, isang mabuting tao, nakakonekta, nakaugnay sa Diyos, mabunga. Kaya nga, hindi mo yan masisira. Hindi mo yan maibababa. Hindi mo yan maipapabagsak. At tandaan po natin yan. Manatili kang nakakapit sa Diyos. Sumuko ka sa Diyos. Wala silang magagawa para saktan ka. Kaya nga po, yung mga iba sa inyo na nalulungkot, bakit? Dahil pinagkakaisahan daw sila ng kanilang mga katrabaho. Huwag kayong mag-alala. Kayong mga nalulungkot dyan na gusto ng sumuko dahil wala daw silang kakampi sa kanilang compound. Pinagtutulungan sila ng kanilang mga biyenan, ipag. Huwag kayong mag-alala. Kayo po dyan na alam nyo, pinag-uusapan kayo, sinichismis kayo, sinisiraan kayo ng inyong mga kapitbahay. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang susuko sa kanila. Manatili kang tapat sa Diyos dahil hindi kanila mapapabagsak. Hindi kanila masisira. Tandaan mo that you cannot put a good person down. Be a good person. Be a faithful person. Be a holy person. How? Remain in the Lord. Manatili kang tapat sa Diyos. At ikaw ay magpapatuloy na lumaki, umangat, umasenso, magiging mabunga at wala silang magagawa para masaktan. Tanggapin natin anuman ang ibato ng ibang tao sa atin. Dahil pag ang Diyos ang iyong tagapagtanggol, walang iba ang makakasakit sa iyo.